So we're here to continue the part one of the last vid. Now I won't say anything anymore. Let's just continue. Okay, let's start. Okay, let's go. Naalala mo dati sa taping? Sabi mo dati, you only fall in love 3 times in a lifetime. Naalala mo pa yun? Oo, hindi pa nga tayo close na love agad yung topic. Gahanto ka na kasi noon. Hmm? Gusto ko lang magising ka. Gusto mo bang magising uli ngayon? Okay na, gising na ako. Yun nga, nagsasabi mo sa akin agad sa taping, yung first love, yung young love na yung ano pa, idealistic ka pa, tapos parang feeling mo fairy tale pa, hindi ka marunong magmahal, hindi ka marunong mahalin, kaya siguro akala mo yun na. And then you fall in love again. And that second love changes you. At yung love na pangiling mo, maging tama. Yung love na masakit. Kahit na alam mo, nasasaktan ka na. Nasasaktan na rin siya. Nilaban mo pa rin. Yun yung love na sobrang nagpapasaya sa'yo. Kahit na alam mo, masakit na. Until finally, you decide, tama na. The kind of love you need to walk away from. Believe me, it's the kind of love you'll be thankful for later on. Let me thankful it showed you what kind of love you need to walk away from. And how about your third? It's the love that lasts. Mm. The love that you didn't see coming. Hindi mo pagod ka na magmahal yung pagod ka na masaktan, kaya okay ka na eh. Ayaw mo na. Tapos bigla na lang. Darating siya. Tapos yung parantagal niya lang kumakatok. Pero hindi mo lang pinapansin. Kahit hindi mo pinapansin, hindi siya maalis. Hindi siya umalis. Tapos siya yung tamang papakita sa'yo kung kahit gano'ng daming beses ka na nagmahal. Hindi pa rin naramdaman. And so you'll say yes. And then it will be the easiest decision. So para siguro marriage, no? Para marriage siguro. Maybe yes. Maybe no. Para labo. Ano tayo? Ano ba yan? Marama na tayo sa pelikula. Pati ba naman sa tomboy, marama pa rin tayo. Oh, meaning ko, alam mo kasi na makita tayo sa rom-com. So yung pagmamahal na pinapangarap natin, yung tipong a love that will sweep you off your feet. O kaya yung tipong hahamakin ko lahat, masunod ka lamang. Ganon. Tapos mag-aaway kayo at mag-confrontation sa ulan. Kaya yung mag-aaway pa kayo sa kotse at may sisigaw na, stop the car! Tapos mababa yung isa. Susunod naman yung isa. Alam niya, kinakausap siya pero sini pa rin sa paglakad. Oo, oh, tapos biglang bibitawan yung mga big words like, I'm sorry or ikaw lang mahal ko. Pero ito yung favorite ko. Yung biglang mag-ahalikan sa gitna ng daan.
Alam mo, ang daming nakatingin. Kasalanan ito ng mga rom-coms mo. Ba't kasalanan ko lang? Eh? Kasalanan ito ng mga rom-coms mo. Ikaw mas maraming rom-coms kaya. Ang dami, oh. Ilan? Ang dami, mga 25. Tingin mo kung umamin kaya tayo sa tao, matutuwa kaya sila sa atin. Tingin ko... may matutuwa. May magdududa. At may mga maghihintay na maghiwalay tayo. Alam mo ba? Naunang beses kita nakilala. Yung talaga nakilala. Naisip ko, swerte yung babae mamahalin nito. Kasi alam mo, may friends ka. Totoo. Hindi kaya lahat ko nun. Eh, ikaw. Naunang kita nakita, nakausap. Outside work. Sabi ko, umalas na tao mamahalin nito. Malas, kasi kapag pinakawalan niya pa yung ganyan katotoo, yung nakagaan, yung nakasincere na tao, na siya makikita katulad niya. Habang buhay siya magsisisi. Malas. Pero, pag-iisipin mo, no? It's a greater tragedy. Yung makita mo at makilala mo yung bangwan, pero hindi siya nito sa'yo o hindi mo siya nakilala at all. Tragic ba yun? At least, kung sa isa nakilala mo, kung sa isa pangyayon at mamatay yung isa eh. Ah, saan nanginiwala ka sa topga? No, nandito eh. Mm. Ah, but isn't that more of a tragic than a romantic term for an almost love story? Ito lang, parang may hirapang hawakan. Siguro kung may kasalanan ka. May regrets? Hindi sa kasalanan eh. Like, paano ka magubuhay ng masaya kung may isang taong para sa'yo pero hindi pala sa'yo. So, pwede mo rin naman kasi isipin na may isang tao na hindi mo magkasama. Lagi pa rin kasama sa kwento ng buhay mo. So, ano yun? Perfect kayo, pero hindi kayo. Hindi kayo. Pero perfect pair kayo. Ewan ko. Ang sarap ng paniwalaan ang sila. Ang hirap ka nang walang paniniwalaan. Parang wala ka malang malook back na pain or malook forward na joy. Isipin mo ah, kung may heartaches ka, ibig sabihin, may mahal ka, may nasaktan ka, ibig sabihin may pinaglaban ka. Ngayon kung may topga ka, ibig sabihin sumagal ka dun sa isang pagmamahal na ganun katotoo. Even if he or she got away. Hindi siya kasi mahal mo, pero ang daming pero. Pero, hindi mo sasaktan. Pero may maghihiyak. Pero paano ako mag-fail? Pero paano kung may tanong pala? I think you've proven everyone wrong. Salamat ha. Salamat sa paniniwala mo sa akin. Sa atin. I think what we have is perfect.
Niyak na ito ay pinisig ngayon ako nung nangyari tayo. Pero ako, sigado ako. Ipagmamaya ko ito sa lahat. Hanggang sa mga magiging ako natin. Ako agad? Wala akong haaminin, ha? Ay, grabe siya. Kanina lang, pagkatuwag ko yung topic, ano? Eh, hindi ako nagsabi nun, ha? Ikaw itong... What we have is perfect. Fine. Kahit naman dati sa interview, ako lang yung mami na crush kita. And you've always been the brave one. Is our part 2. We have to end it. See you all and let's all finish this in the part, the third part of it, the final part. I have to cut it in 3 parts. So let's see on the third part what's gonna happen. So remember, wise up. Bye. Please like and subscribe!